Sa video nito, mag-shoot tayo ng battle products gamit ang isang speedlight at DSLR. Umpisahan natin na walang modifier yung speedlight. Makikita natin harsh ang lighting at meron itong deep shadow sa kanang bahagi. Lagyan natin ngayon ng payong bilang modifier at tignan natin ang effects sa litrato. Mapapansin natin na naging soft ng lighting, pero meron pa rin yung shadow sa kanan. Maglagay tayo ngayon ng foam board bilang reflector. Dahil sa reflector, natanggal natin yung shadow at nagawa natin soft ang lighting gamit yung payong. Subukan din natin na ibahin ang modifier. Gumamit tayo ngayon ng softbox. At ganyan ang effect kapag softbox ang modifier. Kung titignan natin mabuti, halos pareho lang naman ang effect kung payong o softbox ang modifier na ginamit. Pero isa sa pinagkaiba nila yung klase ng reflection na bumabagsak sa produkto. Pag payong, syempre, ganito ang makikita mo. Pag softbox naman, ganito yung lalabas. So kung tutusin, nasa sa'yo na lang kung alin ang gusto mong gamitin. Kung payong ba o softbox. Kasi kung payong at naaasiwa pa dun sa hugis ng reflection, pwede mo naman siyang i-edit. Kung softbox naman, pwede mo nang pabayaan na ganyan yan. Goods na rin yan. Pero kung gusto mo pang i-level up to, meron pang isang technique kung paano mag-shoot ng battle products. Pwede mo namang panoorin dito sa video ito. So, paano? Hanggang dito na lang muna. Para sa mga video tungkol sa photography, pa-support naman ang channel. Paki-like, subscribe, paki-turn on mo na rin yung notification bell. Maraming salamat!